Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Kumusta po kayo, Sir PB? Ako nga pala si Romel. Isa rin pong OFW at kasalukuyan nagtatrabaho ngayon dito sa Middle East. Nais ko sanang ibahagi sa inyo yung kwentong narinig ko noon mula sa lolo namin. Bali, nangyari po ito doon sa kanilang probinsya. Maraming taon na ang nakalipas. At si Lolo Pio ay nagbibinata pa lang noon. Nautusan daw sila ng kanyang mga magulang na magpabayan para ibenta yung kanilang mga inaning gulay. At yung mapagbibentahan ay kanilang ibili ng mga pangangailangan nila sa bahay. Kaya kasama ang mas nakababatang kapatid, madilim-dilim pa, ay umalis na sila ng kanilang bahay. Pagkat may kalayuan ang bayan mula sa kanila. At base sa kanyang natatandaan noong mga panahong iyon, ay bibihira pa talaga ang mga sasakyan. Idagdag pa na medyo kinakapos talaga sila noon pagdating sa pera. Ika nga eh, bawat sentimo ay lubang mahalaga para sa kanila. Kung kaya malimit ay kanila na lamang nilalakad ang pagpunta sa bayan. Nang masapit nila ang bayan, ay humanap lang sila ng mapupwestuhan upang maglatag ng sako para sa kanilang mga panindang gulay. At dahil sa marami ang mga nagsisipagtinda doon, kung kaya hindi ganong kadali ang magbenta, medyo matumal. Lalo pa nga at umulan pa ng mga bandang tanghali. Pero nagtiyaga silang magkapatid dahil sa kailangan talaga nilang maipaubos iyon. Nang sa ganon ay may magamit sila na pambili ng kanilang mga pangangailangan sa bahay. Tulad ng petrolyo, baterya para sa kanilang radyo na transistor at flashlight, at marami pang iba. Pangunahin na rin ang bigas, asin, daing at tuyo, at syempre pa, yung pinakapaborito nila, yung sardinas. Sa pagsisikap po at pagtsatsaga nilang magkapatid, ay nagawa naman nilang maibentang lahat ang kanilang mga panindang gulay. Yun nga lang, ay nalipasan na sila ng tanghalian. Kung kaya, inuna na muna nila ang makakain. Naghanap sila ng karinderya at nananghalian na muna. At pagkatapos, ay saka sila namili ng kanilang mga dapat na bilhin. Kaya hapon na nang lisanin nila ang bayan. At dahil sa maglalakad pa sila ng malayo, kung kaya, bago sila mga lahati, ay papalubog na ang araw. Kaya habang nasa daan, ay inilabas na ni Pio ang dala nilang flashlight. Nakapapalit lamang ng baterya. At medyo mas binilisan pa nila ang ginagawang paglalakad. Nang tatawid na sila ng batis, ay may natanaw silang dalawang tao na papasalubong sa kanila. At nang makalapit, ay tinanong sila kung saan galing. Nakaagad din naman nilang sinagot. Sa tingin nila,
ay mag-asawa ang dalawa, na ang edad ay nasa 40 mahigit na. Hindi sila pamilyar sa kanilang magkapatid. Noon lang nila sila nakita. Malalim at malaki ang boses ng lalaki na bumagay sa kanyang taas. Yung babae naman ay nakatungo lang habang may telang nakatalukbong sa ulo nito. Hindi naman nila masyadong binigyan ng pansin ang tagpong iyon. Dahil karaniwan lang naman iyon na magbatian o kamustahan. Lalo pa nga at bibihira lang na may makasalubong sa daan nung mga panahong iyon doon sa kanila. Nang makalampas silang magkapatid sa mag-asawa, ay binuksanan ni Pio yung hawak niyang flashlight. Medyo madilim na kasi dahil hindi pa sumisilip yung buwan. Nang mga may 10 minuto na silang naglalakad matapos na makasalubong yung mag-asawa, ay bigla na lang nakaramdam sila Pio nang tila ba mayroong sumusunod sa kanila. Kasunod noon ay nakarinig na rin sila ng huni. At alam nilang magkapatid kung huni iyon ng ano. Iyon ay huni ng aswang. Kaya kinuha ni Pio yung dala nilang itak na nasa bayong na hawak-hawak ng kanyang kapatid. Hindi naman ganong katapang si Pio, pero hindi rin naman siya duwag. Ngunit sa mga ganong pagkakataon pala na kung saan ay mayroong umaasa sa iyo, ay lumalakas ang iyong loob. Naisip din niya na kung magpapadala siya sa takot, ay lalong walang mangyayari sa kanila. At nag-alala talaga siya sa kapakanan ng kanyang kapatid. Pero mas tumindi pa ang mga pangyayari nang bigla na lang kumurap-kurap yung kanilang flashlight. Nakalaunan ay tuluyan nang nawala ang liwanag doon. Na kanila iyong lubhang ipinagtaka sapagkat makailang ulit nila iyong sinubukan sa kanilang flashlight nang kanilang bilhin ang baterya. At nagbalik sa alaala ni Pio ang mga nalaman niya mula sa kanilang ama patungkol sa mga aswang na may mga angkin silang kakayahan na angat sa karaniwang tao. Ang ibig sabihin, may mga kaya silang gawin na hindi kayang gawin ng isang ordinaryong tao lamang. Pero hindi nagpadaig si Pio. Sa malakas na tinig ay kanyang sinabi na hindi sila natatakot sa kanila. At kanyang namumukaan ang lalaki na sinabi pa niyang aswang pala ang mga ito. Yung mag-asawa kasi kaagad ang unang pumasok sa isipan niya. At dahil wala nang liwanag na nagmumula sa kanilang flashlight, kung kaya nanatili na lamang silang magkapatid sa gitna ng daan at nakiramdam. Pero kanya nang nahugot yung itak mula sa lalagyan nito. Dahil naman sa ipinamalas na lakas ng loob ni Pio, ay tila nahawa sa kanya ang kapatid. Kaya hindi niya rin ito kinakitaan ng takot. Dumampot pa nga ito ng mga bato at sinabing patutunugin niya na parang tambol ang likod ng mga aswang. At sinabing mamamaluktot ang mga ito sa oras na kanya itong matamaan. Ngunit napatunayan nilang hindi iyon ganun kadali. Nang bigla na lang may dumaan na napakabilis sa kanilang uluhan. Nabuti na lamang din at maliksi silang magkapatid na kumilos. Kung kaya kanilang naiwasan iyon.
narinig nilang dumapo iyon sa isang puno na malapit doon. Naisip ni Pio na delikado ang kanilang sitwasyon. Pagkat mukhang desidido talaga ang mga ito na sila ay masila. Kaya kanyang inutosan ng kapatid na humiga sa lupa. Iyon kasi ang turo at bilin sa kanila ng kanilang mga magulang na kung sakali mang dumating ang panahon na makasagupa sila ng aswang sa daan o kahit nasaan paman. At kung ito ay yung uri na lumilipad at nang dadagit, ay humiga sila sa lupa. Sa ganung paraan, ay hindi sila matatangay nito. Dahil magiging napakabigat umano para sa mga aswang kapag ang tao ay nakahiga sa lupa. At sa ganung paraan din, kapag nagpumilit pa rin umano ito, ay nasa iyo na ang kalamangan. Kaya halos magkasabay silang nahiga sa lupa na magkapatid na hindi na nila alintana kasi hodang marumihan sila dahil sa putik na bunga ng pag-ulan noong tanghali. Dahil noong mga sandaling iyon, wala silang ibang nasa isip kundi kung paano nila malalampasan at makakaligtas sa peligrong hatid ng mag-asawang aswang. Maya-maya ay muli nilang narinig na lumipad ang mga iyon mula sa puno at nasundan ng malalakas na pagpagaspas. Di nagtagal ay may dumaan sa kanilang harapan na animoy malalaking paniki na magkasunod. Nasinabayan naman iyon ni Pio ng pagwasiwas ng kanyang hawak na itak. Hanggang sa humina ang huni noon at ilang sandali pa ay tuluyan na iyong nawala. Kaya nakahinga ng maluwag sila Pio at nakapagtatakang biglang nagliwanag na muli ang kanilang flashlight. Pagdating nila ng bahay ay kanilang ikinuwento sa mga magulang at mga kapatid ang kanilang nakakatakot na naranasan sa daan. Makalipas ang ilang araw ay pumutok ang balita na isang binatilyo sa katabi nilang bayan ang nawawala. Matapos na ito ay magpaalam na mga ngahoy lang. Ang sabi ng iba, marahil ito ay natsyempuan at nalunok ng sawa. Pagkat marami pa kasi noon ang mga naglalaki ang sawa sa kanilang probinsya. Pero para kanila Lolo Pio, ang hinala nila ang nakatsyempo dito ay yung aswang na mag-asawa. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.